Bukod sa pagiging bastos daw at syempre nga pagiging arrogante na itong si Sara Duterte, marami na rin lumalabas na totoo nga daw na talagang tamad itong isang ito. Puro lang daw salita pero wala naman talagang gawa. Yan po ang obserbasyon ng maraming kababayan natin at kahit na yung mga eksperto rin. At kahit na yung ilang na sa paligid na itong mga Duterte. Ngayon naman po, certified fake news peddler itong si Sara Duterte. Na ang ibig sabihin, napakalaking sinungaling mo daw, sabi ng mga netizens. Ayun, Inday Sara, fake news, tatay digong, tatakbo sa pagka-mayor at hindi daw senador. So nauna na po na ibinalita nga na itong si Sara Duterte na tatakbo yung tatlong Duterte sa Senado. Ang sinasabi ng mga kababayan natin, mukhang totoo yon. Kaya lang kasi nakikita nila sa sitwasyong ito na tagilid. So hanggang dyan lang muna sila sa Davao. Or siguro hanggang, or forever na nasa Davao na lang sila. Ganun siguro ang magandang sitwasyon, ano ho. Pero, abay maraming nagbabanta sa kanila, nagbabanta sa kanilang paghahari-harian dyan sa Davao. At posible nga na yung tatlong yon, yung tatlong Duterte, ay mukhang hindi lahat ay sigurado na na makakapwesto. Yun po ang nakikita rin ng mga taga Davao mismo. So eto, kahapon lang, pasado alas 3 ng hapon, nang mag-file nga ng candidacy or certificate of candidacy sa posisyon ng pagka-alkalde etong si Digong. Ayan. Kaya pa namang maglakad. Pero kasi syempre, tignan nyo naman po ang itsura, dalawang factor ang meron dyan eh. Totoong may sakit, dinadagdagan ng konting paawa. Yan po. Kinaya pa rin na pumunta sa or mag-file ng candidacy. Pero ang masaklap dito, ano ho? Yun nga, ang sabi ng mga kababayan natin, tignan na lang natin kung oobra pa kayo sa Davao. Dahil alam sa mga sarili nila na itong mga Duterte na hindi talaga sila oobra sa Senado. Hindi sila talaga makakalusot. Meron mang isang makalusot sa kanila lang. Or I mean, isa lang ang posibleng makalusot sa kanila. Yun, kung natatandaan niyo po yung pahayag ni Sara Duterte na yun nga, si Paolo Duterte, si Baste Duterte at anong si Digong ay confirmed na daw na kandidatong senador. So yan po ay napakaliwanag na panluloko na itong si Tambaloslos. Posibleng kinukondisyon yung kaisipan ng mga kababayan natin, ng mga botante. At yun nga, siguro tinitest din yung water kung pwede talagang makapasok nga yung tatlong Duterte na yan. Marami siyempre ang nag-react doon sa balitang yun, yung na tatlong Duterte niya. Ano ho? Pero meron pa rin kasi siyempre sumuporta doon sa idea katulad ni Mr. Robin Padilla, Bato de la Rosa at ang iba pa na mga kaalyado nga na itong si Digong. So ano nga ba ang nangyari? Ba't nagkaganito? Tignan natin ang reaction ng mga netizens. Nako kayo naman. Mga magnanakaw lang ang mga yan. Pinagpapasapasahan daw ang mga pwesto sa gobyerno dahil wala nang choice etong mga ito. Ginawa nilang hanap buhay ang o ginawang hanap buhay ng mga hayop na mag-aamang Duterte ang politika. Mabuti sana kung hindi mga corrupt ang mga animal. Ako sang-ayon dyan, ha? Pwede naman talaga na merong ilang miyembro ng pamilya na nasa pwesto sa isang lokal na o sa isang LGU halimbawa ano, or kahit sa national level. Ako sang-ayon dyan. Kung talagang maganda kasi ang pagpapatakbo at yun nga, hindi corrupt. Pero these people, etong mga Duterte, naglalabasan na ang lahat ng baho. So ibig sabihin, matagal na pong ganito ang gawain nila. At wala lang talagang naglalakas loob na isiwalat ang lahat ng kabulastugan, ang lahat ng baho na itong mga taga-Davao na ito. Sana dyan na lang po kayo sa Davao forever. Good luck!